Good afternoon. Noisy, good afternoon to everyone. Good afternoon. Nandito kami ngayon sa Memphis, actually sa Kamakita, but nandito kami sa Sun Street, ayan, sa food court ng Sun Street. Ito, kasi nag-aantay kami para sa kanilang certificate, saka pasenda naman namin. Karamihan. One take po sila. And syempre, ito si Kuya, yung katabi ko, ayan, naka-upon. Ayun, tingnan natin. Yung dalawa natin, Karimen. Ha? Kamusta ang feelings nyo? Ayan, experience or anything to share? Ayan. Higarap mag-aral para magaan. Yung ambience, kaya mga instructor, magaling mag-turo. Kaya madali mo siyang makuha kung ano ito yung mga dito sa mga question na binibigay, madali mo siyang naiintindihan at nagre-repate ka na. Maybe 6 times akong bumalik doon para mag-work. Wow, nice! Nice! So, nakita niyo na. Alam niyo sa atuan, ano eh, mabilis naman. Kumbaga, depende rin siyempre sa performance ng bawat estudyante. Pag nakikitaan na kayo ng potential, hindi na kayo pinatatagal. Sa totoo po yan, it's not a lie. Minsan lang medyo may matagal siguro ng konti kasi ito yung mga sabat-tunggo lang. Kaya, sumisilip lang minsan sa atuan. So, tumatagal yung proseso. Or paminsan naman, hindi pa handa. May mga ganong dahilan. May mga talagang legit na dahilan. Pero kung pagbabasihan natin yung mga performance nila, kapag pwede ka na, go na. Siyempre, maraming masigyante ang atuan. So, pag nag-go kayo, mas marami pa kayo natutulungan. Anyway, hindi ka pa natagalan sa 6 days. Hindi naman po kasi ang plano ko dapat Saturday, Sunday lang sa labas. Minsan pag nawawala ka rin ng kaso, pumupunta ko na lang para mas madali. Madali lang. Madali lang. Madali ba hindi? Madali po. Ano, mabilis talaga, magaling talaga magturo. Madali mo siyang ma-report. Oh, thank you. Eh, nag-test ka kanina. Ano na, na-apply mo ba doon? Ano yung career na masok ba sa isip mo yung buti na video? Opo. Sana sinubuha ko. Ano yung pumasok doon habang nalagutan? Habang nagbabasa ako ng mga nakilip ko nasa atuan, lang po ako. So yung questions hindi iba sa pagdito? Hindi. Kasi dahil ka parang walang naman eh. Kasi yung ginagawa natin kasi ito si Aimee. Ay, Aimee! Itong buwan! Ang kababayan si Aimee dapat last week pa yan. So, isa to sa napapatagal na estudyante yung dahilan ha. Yeah, kasi maraming nagtatanong na bakit may nauna o bakit tumatagal. Si Aimee isang example kung bakit tumagal. Even though hindi ka nung katagalan. I mean, ba't siya tumagal? Kasi nga, dapat last week pa siya. Kaya lang, wala siyang time para dun sa documents. Ganyan yun, di ba? Siyempre, priority ang trabaho. So, naubusan siya ng oras. Kaya may isa ka na. Ilang beses na bumalik sa atin? 8 days. So, nakita niya na, di ba? Pero alam ko, nung ang kita ng documents, hindi pa nga tapos yun eh. Alam niyo mga kababayan, pag nakikita kong performance, kahit may natira kang pamahalibang at tatlo, tapos nakita ko kasi kayang kunin ko sa level. Pag kayang kunin ng level ng estudyante yung tatlong na iba, pinapakuha ko na kagad. Para sabay kasi yun. Yung strategy sa gawa. Diba? Kapag hindi ko kayo na iniyag agad ng documents, hindi sabihin. So, sabihin pa. Ito nakikiramdaman ko yung kaya. Alam nyo ba, ayaw mo kunin sa iba yung documents. Mga kababayan, yung mga estudyante ng ato, kung nanonood kayo, yung reason talaga nun may explanation kasi ang document. So ngayon, ayoko masayang ang money nyo. Halimbawa, tinuha natin ng maaga, hindi natin alam kung ano mangyayari, pwede tayo tumakalong. Yeah, para sa akin kasi ang 350 yen or 200 yen is mahalaga. Yeah, kaysa pag inilis natin, diba?
pagpaso na, hindi mo na rin magagamit sa boarding school. So, ayokong double-double ito yung gumagas. At binigay ko itong parang, alam mo yung ano, parang signals na pag kinunang kita document, ibig sabihin, soro-soro, ready ka na. Ganun yun eh, parang laging ganun eh. Parang may inaabangan ka. Walang ano yun na bakit hindi ko sinasabi ito. Dahil sa expired, kaya ka pera. Qualified ka na rin. Tapos minsan pa, ano sa pandemya, yung documents is iba yung nadalala. Diba? Kasi syempre, kailangan natin ng nationality, kailangan sa inyo. Kailangan pinakasulat ang ilan. Yung mga ganun, diba? Pag Japanese passport na tulad niya, dapat yung consent. So, yung instructions na yun, kailangan natatanggap ng estudyante sa drive by. So, natagal ka na sa inyo. Hindi ba? So, naging dito ba? Huwag ka bisaduhin ang kailangan ng parang narinig yung kagaya kanina. Pag may tinandaan pa na sa question siya, so, yung pasangin mo, so, pagkatanda mo, tinandaan mo yan. Yung tinandaan mo sa mga salita, mali pa. O kaya yung tinandaan mo salita, hindi ganun ka-importante. So, pag nawala na sa sentence, hindi mo na lang sasabihin mo. Dapat yung buong concept, no? Diba? Pang reps ha? Paano nyo ba nalaman ang reps? Friends? Marami po. Sa friends? Thank you. Thank you sa mga friends nila. Thank you sa mga ayan at hindi wala support nila. Kuya, kung pinakamasaya sa inyo. Wala ka kasi. Wala. Wala ka kong masabi. Wala na. Ano ko ba? Pag gusto nyo magkakasin kaya tayo. Gusto na kayo sa ato. Sigurado. Kuya, napag-uusapan. Sigurado. Friend. Diba nakaka-friend? Anyway, napag-uusapan namin ni Kuya kanina. Natutuwa ako pag nakaka-friend ako ng ganyan. Ano yun eh? Appreciation. Diba sa sasakyan pa lang, diba? Na nagtukwente siya. Kuya, ano yung benefits o yung advantage na nakuha mo bilang atwan na pumasok? Kumbaga, produkto ng atwan, estudyante ng atwan, ano yung advantage no, nung pumasok ka sa driving school? Benefits, ano ba yung kala ko nung una, yung mga driving school. Pero pagpasok ko, yun ko nalaman na iba pa na sila ng iba yung nag-aaral. Dahil yung mga ano yung mga rules sa Japan, iba sa ibang bansa. So yan, pati yung alam mo na, di ba, may mga iba kasi distante. Eh yung kuya yung ano, dahil atuan ka, nakatulong ba yung pagiging atuan mo sa pagpasok sa driving school? For example, the price, or yung accommodation nila, or may exemptions ba, dahil atuan ka? Yan ang laging ko sa atuan dahil parang yung gastos ko. Hindi nasasayang. Hindi nasasayang talaga. Ano? Ano? Kuya, tanong ko lang. Magkano yung bilhin mo sa driving school? 30 na ba? Sabi sa iyo. Mga kababayan, di ko short-term siya. Short-term kasi na yun. Tanti ang tawag sa Japan. Noon, 2-3, parang stay in siya. Pero hindi siya stay in, 29 na ba? So, ang point na pinag-uusapan natin dito is yung bayad. Nakita niyo? Yeah. Okay lang. Pag ayaw mo kukutuling ba? Gano'ng kakabata? Ano? Ano na? Parang malapit ng senior. Okay, ano na lang? Ano na lang? Mga apat na higit na lang na sa senior city sila. Pero hindi naman add lang para mag-alasin siya. Yes, age doesn't matter. Basta po sa dito katulad ko siya. So yung price, sa pag-atlan ka kasi, pag-produkto ka ng atlan, yung presyo naka-fix. Eh? Kahit ilang taon, kahit 20, kahit ito, 4 na taon na lang pupunta na rin siya sa senior. Pero pareho po ang presyo. Pareho po ang presyo. Walang additional. Because normally kasi sa ibang driving school, normal to. Depende sa edad. Yung advantage pag atwan kayo, naka-fix ang presyo. Medyo matanda ka na, yung sa iba. Medyo mahal. Medyo nagmamahal. Yan ang mga
internet, tapos kapag bumagsak ka or mali, may bayad. Bayad. Yan sa... Bayad talaga, pati extension. Oo, oh, dyan sa community. Kahit na ako sa... Yes, yun yung advantage na nakukuha. Tapos libre pa yun. Then siya dahil. Kahit araw-araw mo ito nandito sa may resibo ka lang. Diba? So yun yung advantage, yun yung benefits na nakukuha. So satisfied ka na. Mabait din ang mga, ano, yung mga instructor mo. Yung mga talutiyo ka. Matagal pa yung maintenance nyo. Beginner ka. Beginner's nyo. Beginner pa. Okay. Akala ko dalawa na rin sa sabi niya kanina dalawa na rin sa hindi pa po makakababayan. So additional ano yun. 60 pataas yan. Then begin gumagamit ng mark. Si Kuya Mata pa. So beginner's mark pa yun. Nasa beginner's mark mo. Oh, ganun na? Balak mo yata ang ano eh. I-drive yung kotse. Mamaya ako. Thank you, Kuya. Actually, ang pamilya ni Kuya, ano ko yun, mga estudyante ko na. Thank you, mga balitan sa rin. Shout out sa lahat. Thank you, thank you sa tiwala. Hindi yan sumusuko talaga sa pag-aaral. Masipag ang mga balitan sa talagang laban. At makikinig. Nakikinig ang mga bagdasal. Alam nyo, minsan, paminsan-minsan, siguro hindi naman masamang makinig tayo sa mga teachers natin. Because ang teachers natin, hindi yan makakarating sa position nila kung kung hindi nila alam yung sinasabi o yung ginagawa nila. Yeah, so, minsan, paminsan-minsan, hindi naman masama, di ba? Parang magulang lang yan, di ba? But anyway, thank you. And, paminsan-minsan nag-share kasi kami dito ng mga alam, mga informations, yung blabla, kayo ba meron mga share informations na hindi nila alam. Ako may natutunan itong araw na. Hindi, totoo yan mga kababay. May natutunan ako. Eh, napakababaw siguro, pero natuwa ako para akong kinilig. Tinuruan ako ng estudyante ko kung paano mag-adjust ng liwanag o ng brightness dito sa cellphone. Hindi ko alam. Diba? Marami ka matututunan. Ano lang, i-adapt lang lang i-adapt. Kasi naman tayo natutunan. Natututunan pala yun. Na-amaze ako. Ano ba yan? Sa gabi pwede. Ano lang yan? Talagang i-adjust mo. Mga kababayan, yung sinasabi ko, kapag nag-video kayo at madilim sa mga hindi nakakaalam patulad ko, long press, di ba? Touch mo, tapos lalabas yung parang mark ng araw. Sa mga hindi nakakaalam, ha? Sa mga nakakaalam siguro, ano ba ito sinasabi niya ate? Pabaya, pagbigyan niya. So, pinutin ko siya pataas para lumiwanag. Tama. O, di ba magagamit pag gabi? O, ang dami-dami ko natututunan. Thank you, ha? Eh, akong bahala sa pagtuturo sa lisensya niya. Pero turuan niyo ako sa mga ganitong bagay. Anong goal mo? Bakit kumukuha ka ng lisensya? Sa akin kasi, gusto kong mag-baby, to build family. Para pag-baby. Trabaho na. Trabaho talaga. Trabaho. Trabaho, tsaka sa pamilya. Ikaw, trabaho. Man, sa isip sa future din. Ito baligtad. Para gumawa ng pamilya. O, ayan. Para po ba? Sasasakyan ba kayo gagawin? Hindi po. Basta pag-baby na. Marunong ako mag-drive. Preparation. Kaya ko mo siya ang ganun sa hospital. Kaya ko lang. Tama. Pasensya niyo na ako. Bisa may kalokohan ako sa trabi. Pero wala ka nito. Pwede din po. Pwede ba? Mababas tayo. Kaya, pag-agawa kayo ng pamilya, dapat. Para kayo ang pwede nito. Anyway, abangan niyo mo kanya ha. Kasi, taon niya, pagtas ng lisensya niya, dapat doble ang celebration. Dapat congratulations for him. Congrats. Magkakaroon niya. May nibigay yan sa'yo. But anyway, bago ko tapusin, congratulations again. And congratulations din sa mga estudyante natin nakapasa sa, ano muna tayo, naka-perfect estudyante natin sa Shizuoka, si Jay. Isa kong stadium, kilala nila kuya. Perfect siya kuya ha, 100. Galing yan, galing yan. 1-3 siya nung karin. And yung ating estudyante sa Nomazo, dalawa rin nakakuha. 1-3 yan, license din kahapon din, Nomazo. 3, nakawa na rin din sila nung karin. At siyempre, dito sa Nagoya sa Hirabari, aantayin namin kayo. Papunta na sila dito. Ayan, mga stay-in natin.
And yung editor nung last, si Samsung. Ayan, napangalan pa niyong kuya. But Samsung, congratulations. Nagdinalingan namin. Kahit na medyo sobrang pawis yung araw niyo. Pero nice, nice. And yung kinikay din natin sa kaniya, si Ate Evita. Congratulations sa iyo. Good luck everyone. At thank you. Huwag niyo po kalimutan na check or pwede kayo mag-like, mag-comment, mag-share sa Adventures of Learning Academy sa Facebook. Pwede kayo mag-direct doon sa number na lumalabas sa screen na mas mabilis pang response. Pasensya na po, call back agad. Pero make sure naman na nag-call back pa rin. So, may di ba pag nag-lecture ako, di ba nakikita nyo? Diba? Maintindihan nyo pag nakapasok na kayo sa akin. Pag nakatingin po ang mga estudyante, out po ang cellphone. Ayun. Tapos yung mga walang cellphone number, yung caller ID. Caller ID, please, hindi po kami sumasagot ng napakarami sa IT, no? Siguro hindi alam na kababayan natin na nakaset silang ganun. Hindi po kami tumatawag o sumasagot ng walang number. Pasensya na po kayo for security reason. Kung ayaw nyo nga ipalan yung number nyo sa amin, pwede kayong mag-message. Eh, kahit medyo matagal nyo sa response, mas matagal na naman. Yun lang ang pwede natin gawin. Kasi hindi po talaga sasagot ang kayo ba sumasagot? Pag may caller ID. Hindi. Ito kuya. Hindi ba hindi ko alam yung tumatawag sa takot ko? So, gano'n eh. Kasi alam nyo ba, may experience ako yan. Kasi nga sa ganito kong trabaho. So, baka alam, nire-respeto mo, baka ayaw lang maalam mo. Ganun eh, yung privacy. Siguro tatlong beses ko na experience. Alam mo yung sinagot ko, hindi ko nagustuhan. Yung kausap ko, parang ang dilim, parang ano ba yun? Yung mushi, yung insect ko sa gabi na mainay, tangkot. Semi? Hindi semi, sa Pilipinas. Guni-guna? Ano ba yun? Kuligid. Ayun. Ang putat, ano mo mas wala. Kuligid yung naririnig ko. Tapos maya-maya, ang lalaki, lahat yung lalaki. So, sabi niya sa akin, kung yung anak mo nandito, yung magano, natakot ako. So, ayoko. Tapos yung pangalawa naman, nainis ako, lalaki din. Alam mo yung hihingan? Ayoko nun. So, please, naiintindihin niyo yung rason na gano'n. Ayoko na maranasan yung mga gano'ng tawa. Please, ne? Pasensya na po. At syempre, ito yung YouTube na. Ayan! Congratulations! Thank you sa mga nakasubscribe. Panawarin niyo po. Ito po is magsisilbing memory ng ating mga estudyante. At syempre, pag lolang-lola na ako, siguro nakahiga ako, kayo na yung panonood. Sa gagaling ko ito. Kaya pagbigyan nyo na kami. Hindi kami vlogger, hindi kami YouTuber, pero pagbigyan nyo na kami. Sige na, paalam na tayo. Babalik pa tayo sa Media Center. Bye-bye. Congratulations. Bye.